Ngayon pag-uusapan naman natin ang posibleng katotohanan sa likod ng Chimera Ant Arc incident ng Hunter x Hunter. Bali ang lahat nga ng nangyari noon ay masasabi natin na nakaplano ito at pinag-isipan talaga. At ang tao nga na nasa likod nito ay walang iba kundi si Paris Tan at si Beyond Net Aero. At ang tanong ngayon ay bakit nga ba nila ito ginawa? Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang Chimera Ants, particular na ang Chimera Ant Queen. Dahil nga sa mga nakitang traits o characteristics at ugali ng mga humans ay nagsususpecha ang queen na baka daw mayroon din siyang dugo ng human, at siya nga mismo ang nagsabi nito. At di ba alam naman natin na ang lahat ng Chimera Ants ay nag-e-evolve base sa mga kinakain nito. At nagpakita din ito ng traits na parang tao talaga ang Ant Queen na ito, na katulad na lang ng pagbigay niya ng pangalan sa hari na si Meruem. Bali pakiramdam niya nga na siya ang kailangang magpangalan sa hari, pero alam naman natin na walang konseptong ganito ang mga hayop. At dagdag pa dyan ay hindi din normal ang form ng Chimera Ant Queen dahil parang may hawig ito o characteristic ito sa tao o humanoid. At hindi lang yan, di ba bago pa nga siya nakakain ng human sa series ay mayroon na agad siyang mataas na intellect o katalinuhan, kaya dahil doon ay maglilid nga ito sa dalawang conclusion. At ang una nga ay yung noong habang nasa Dark Continent pa siya ay nakakain siya ng humans, at hindi nga ito imposible dahil sa hindi nga mabilang ang expedition ng mga humans papunta sa Dark Continent. At di ba alam naman natin nakakaunti lang ang human na nakakabalik mula sa Dark Continent, kaya possible talaga na nakakain ang Chimera Ant Queen ng isang human na nag-expedition papunta sa Dark Continent. Ang pangalawang conclusion naman ay ang Chimera Ant Queen talaga ay sinadyang i-breed gamit ang science. Sa madaling salita ay mayroong nagsadyang magpakain ng human sa Chimera Ant Queen, at hindi lang ito basta-bastang sinadya dahil nakaplano ito para sa kanilang mga mas malaki pang plano. At ang isa pa ngang mystery mga boss ay kung papaano nga ba nakarating sa Lake Mobius at nakapasok ang Chimera Ant Queen sa human world. Dahil kung titignan nga natin ay imposible yun dahil sobrang laki nga ng Lake Mobius at wala namang survival capability ang Chimera Ant Queen sa tubig na magiging paraan para makalangoy papunta sa humans world. Pero maliban na lang kung ang Chimera Ant Queen na ito ay nakasabay pabalik sa isang undocumented voyage ng humans sa Dark Continent. Or ang mas nakakakumbinsi nga ay yung pinopoint natin sa theory na mayroon talagang sumadyang magdala sa kanila. Dahil kung iisipin nga natin ay sobrang swerte naman na napunta ang Chimera Ant sa NGL na isang lugar na hindi pinakikialamanan ang wildlife at nakaseparate sa mga tao kung saan kailangan ng madaming proseso para lang makapasok sa lugar na ito. Kaya ang ibig sabihin nito ay mayroon talagang taong nagsadyang iwanan ang Chimera Ant Queen sa NGL kung saan hindi ito mapapakialamanan at mahahayaan itong magpalakas. At di ba alam naman natin na ang mga tao sa NGL ay walang technology at walang communication sa outside world, kaya naman perfect ito na maging pagkain ng Chimera Ant Queen dahil hindi nga kaagad makakahingi ng tulong ang mga tao dito. At kung iisipin pa nga natin na paano kung hindi sila napunta sa NGL, at napunta ang Chimera Ant sa lugar kung saan malapit sa mga tao ay siguradong nakita na kaagad ang threat na dala nila at nag-awa na kaagad ito ng paraan ng Hunter Association bago pa ito maging sobrang laking threat. At ngayong alam na natin ang dahilan kung papaano napunta ang Chimera Ant sa human world ay alamin naman natin kung bakit ito sinadya. Bali mula nga sa event ng Chimera Ant Arc ay mayroong dalawang results ang nangyari. At ang una nga ay ang pagkamatay ni Chairman Net Aero, at ang pangalawa naman ay ang pag-acquire sa 5,000 Chimera Ant Soldiers. At ang tanong ngayon ay sino nga ba ang nag-benefit o nakinabang sa event na ito? Bali ang sagot nga dyan ay walang iba kundi si Paris Tan at si Beyond Net Aero. Dahil ang pagkamatay ni Chairman Net Aero ay sobrang laking bagay para kay Beyond Net Aero dahil wala nang pipigil sa kanyang planong pag-explore sa Dark Continent. Samantalang si Paris Tan naman ay naging chairman ng Hunter Association at mayroon pa siyang control sa 5,000 unique Nen user Chimera Ants, at dahil nga din sa political power ngayon ni Paris Tan ay kayang-kaya niya itong kontrolin. Pero ang tanong ngayon ay bakit nga ba nila ito ginawa?
Bali nagsimula nga ang lahat ng ito sa journey ni Beyond Net Ero sa Dark Continent na nagsilbing kauna-unahang documented trip papunta ng Dark Continent. Kaya dahil doon ay masasabi natin na doon niya possible nakita ang isang interesting na species ng Chimera Ants na ito. At noong pagbalik naman ni Beyond Net Ero ay na-recognize ng mundo ang kanilang ginawa. Pero na-reveal nga na mayroong masamang idinulot ang kanilang paglalakbay dahil sa ilan na lang silang natirang buhay, at lahat sila ay mayroon pang nakuhang sakit na immortality disease. At dahil nga sa nangyaring ito ay pinagbawal na ni Chairman Net Ero ang paglakbay sa Dark Continent at siya mismo ang nagsabi kay Beyond Net Ero na hindi na ito pwedeng maglakbay papunta sa Dark Continent, at makakapaglakbay nga lang daw siya kapag namatay na nga si Chairman Net Ero. Kaya dahil doon ay tinandaan naman ito ni Beyond Net Ero at nagplano siya para mapatay ang kanyang tatay. Bali pinag-eksperimentuhan niya nga ang bit-bit na Chimera Ants at nilagyan niya ito ng DNA ng humans, kaya dahil doon ay dito niya nga nalaman ang potential ng mga langgam na ito. At pagkatapos ay nakipagkasundo nga si Beyond Net Ero kay Paris Tan dahil sa pareho nga sila ng goal na gusto nilang mag-explore sa Dark Continent. At dagdag pa dyan, si Paris Tan nga din ang pinaka-perfect para sa pag-infiltrate sa association at makakuha ng malaking atensyon at mayroong potential na maging future chairman. Kaya noong naging busy nga si Chairman Net Ero dahil sa magkakaroon nga ng announcement ang Kokin Empire na maglalakbay ito sa Dark Continent ay ito ang nakitang pagkakataon ni Paris Tan para pakawalan ang Chimera Ants sa NGL kung saan makakapag-grow ito ng mabilis. Bali napansin nyo na ba mga boss na noong una nating nakita ang Chimera Ant Queen ay mayroon itong injury? Dahil sa sinadya nga talaga ito ni Paris Tan, dahil minabuti niyang bigyan ng injury ang Chimera Ant Queen upang hindi ito makaalis sa NGL at manatili na lang doon. Dahil katulad nga ng nasabi ko kanina ay kapag nasa lugar sila ng humans ay agad silang makikita. Kaya naman masasabi talaga natin na perpekto talaga ang plano nila dahil nagresult nga ito sa pagkamatay ni Chairman Net Ero.